Naga City ang naging target ng mga paglilingkod na hatid ng mahigit 900 Adventistang kabataan sa Southern Luzon Mission na nakilahok sa Global Youth Day Celebration ngayong 2024. Doon sila ay bumisita sa mga ospital, nagandog ng mga awitin sa lansangan, namahagi ng tubig, prutas at mga babasahin sa mga tao sa nasabing syudad. Ang Global Youth Day sa Camarines Sur, balitang may pag-asa, hatid ni Christian Ed Bongon. Pakikilahok ng Southern Luzon Mission Adventist Youth sa pagdiriwang ng Global Youth Day dito sa Camarines Sur na may temang Show Up in the Cities. Mahigit 900 ng mga kabataan ang nagtipon-tipon, dala ang kanilang mga ipamimigay upang maging pagpapala ngayong Global Youth Day. Global Youth Day 2024, ito po ay isang programa ng mga kabataan sa buong mundo. Layunin na ipalaganap ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon at patuloy na ipakita kung ano nga ba ang tunay na disiplo ng isang Panginoon. Uli kami ay nagkaisa para po sa isang gawain ng Panginoon, para po sa ikatatapos din ang kanya pong gawain na maipalaganap pa ang ebanghelyo dito po sa lugar at sa syudad ng Naga City. Pagbisita at pagharana sa ospital, paghahandog awit sa public market at pagbibigay tubig, prutas, bookmarks at pamphlet sa syudad. Ang pakikilahok ng Amicos ay nagpapakita na ang kanilang ministry ay hindi lamang sa loob ng campus, ito na din ay maging sa activity sa church at higit sa lahat sa activity na may kinalaman sa community. Pakikisangkot ng mga kabataan hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi ang makatulong sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Dito sa celebration na ito, ang mga kabataan ay atin pong natutulungan na ma-develop ang kanilang pagiging totoong disipulo ni Kristo. Na yan ang misyon ng ating simbahan ngayon, to make them a disciples of Jesus by showing the love, showing compassion. Pagkakaisa sa isang mithiin na makilala ang Panginoong Diyos sa boses at gawa ng mga kabataan. Mula dito sa Naga City, teritoryo ng Southern Luzon Mission, at may layunin makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edrus Ringgongo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.